Magandang araw muli mga ate at mga kuya. Welcome sa akin channel, ang Kuya Nanding M. Ang Kuya Nanding M ang tuloy-tuloy na nagbabahagi ng mga karanasan, mga kwento at mga pagninilay na sana ay kapupulutan natin ng aral. Ang ibabahagi ko ngayon ay may pinamagatang magpakatatag mula sa sulat ni Santiago, chapter 1, verses 2 to 8. Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumadanas ng iba't ibang pagsubok, sapagkat alam ninyo na lalong magiging matatag ang inyong pananampalataya matapos ninyong pagtagumpayan ang mga pagsubok na iyan. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Ngunit kung kulang ng karunungan ang sino man sa inyo, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan, sapagkat ang Diyos ay saganang magbigay at di nanunumbat. Subalit ang humihingi dapat manalig at huwag mag-alindangan, sapagkat ang nag-aalindangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano ang talagang ibig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Noong pinagninilayan ko ito, nakatawag pansin sa akin ang katagang magpakatatag. Ilang beses sinasabi dito sa sulit ni Santiago ang katatagan. Dahil minsan dumatanas tayo ng mga kalagayan ng mga pagsubok, minsan wala na ng pag-asa dahil sa mga problema, hirap ng buhay, pag-aalinlangan sa pananampalataya, mga baon sa utang, bagsak sa negosyo, at matinding sakit at kahirapan. Kaya lang, maganda ang bulong na ito ng Diyos sa atin na magandang pagnilayan na kapag nalampasan ang mga kalagayang ito ng pagsubok at mga paghihirap o sakit ay nangangailangan ito ng pagkatatag. Kaya lang, ang pagkatatag na ito ay dapat maging hanggang wakas upang maging ganap at walang pagkukulang. Ibig sabihin, ang pananampalataya natin ay dapat ay naging matatag, hindi lamang pabago-bago. At kapag kulang ang ating mga kasagutan, maganda ang paliwanag dito na humingi sa Diyos at nang saganang magbibigay at di nanunumbat ang Diyos. So, walang pasubali. No? Nagbibigay ang Diyos at umaapaw pa. At kapag humingi na tayo at nabigyan na tayo ng gusto natin, magpakatatag at magkaroon ng pananalig. Hindi lamang binibigay, kundi huwag mag-alinlangan. Yan ang sinasabi dito ng sulat ni Santiago. Kasi ang hindi makatatanggap ang taong pabago-bago ang isip
di alam kung ano talaga ang ibig sa buhay. Ibig sabihin, ang katatagan ng ating ninanais at katatagan ng ating hinihiling sa Diyos ay dapat merong pananalig. So, yun lang po muna ang aking ibabahagi at sana ito'y maging gabay sa ating paghahanap, ating pagnanais na magkaroon ng kasagutan ang ating mga katanungan. So, ito po muna muli si Kuya Nanding at muling nagpapasalamat at God bless po sa ating lahat.